Ya. Para kag parestro di Santiago ta kay ti motor. Talaga ba ta? Doktor antong nanan. Ay, nya motor mo ya? Nya ti motor mo? Day, akabili di motor nga ka di RS ko. Ay RS. Diti nga ikam pa yatoy. Aum pa garo ta di dati na ya tanay. Ompay, sumangpat siguro kung nukang taon, January. Oh, naka-vlog ata niyo. Shoutout mo na. Shoutout sa Team Ramon at saka sa family members ko. Shoutout sa inyong lahat. Alright. Ingat, parang mga idol. Ingat, ingat. Alright. Anong pangalan mo, idol? Jan Obra. Jan Obra. Ah, okay. Yan, yan, yan. On the way na gamin, karubad jikwa. Ay, wain, wain, wain. Uncle ko. Si Kamit Gema di agkway day, nag-comment ba dyan ti kway day? May na nag-PM. Siya ka dyan. Ah, wain, wain, wain. Sige, sige. Papanom niya? Pamid kan? Pantap ko, ilako ka din ihap, di bike ko. Ay. Sige, sige, sige. Wait. Yo, what's up mga karuba? It's me again, your Karuba Mac. And welcome again to my vlog. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ayan, i-click mo na yung subscribe button na yan, tsaka yung notification bell para updated ka sa mga aking vlog. Yan, alright. Bale, ang makikita mo sa aking vlog, mga cover songs, mga kan-kanta, ganon. Tapos, about sa mga motor and at kung ano-ano pa. Duhin na ako papuntang Santiago, mga karuba, para iparehistro tong motor ko. Tapos, may biglang nag-beep-beep sa akin, which is yung Mitsubishi Expander na subscriber natin. At humingi siya ng aking sticker na Karuba Mac. Yan, shout out sa iyo, Jan Obra. Maraming salamat sa suporta. Nagulat ako beep 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 beep. Para yung busina niya sa akin, yung pala hihingi ng sticker. So, shout out ulit sa iyo, bro. Maraming salamat. And speaking of rehistro ng motor, mga karuba, meron akong sinave na picture dito para may reference tayo ngayong taong 2020 kung kailan at paano nga ba yung pagpaparehistro ng ating motor ngayon taong 2020. Nako, checkpoint, ano kayang hanapin dito? Pag pinabalik, delicates. Huwag naman sana kasi kompleto naman tayo ng travel pass. Dito sa Rizal, Santiago City, mga karuba. Mahaba yung pila ng kana. Checkpoint. Sana palusutin tayo. Thank you, sir. Maraming salamat, sir, sa pagpapalusot. Yan, tuloy natin yung topic natin kanina, mga karuba. Yan, about sa registration ng motorcycle.
ngayong 2020. Ayan, nag-save ako ng reference natin na picture kung paano nga ba yung registration ng motorcycle ngayong taong 2020. Ayan. Bale, naglabas ang LTO ng extension of registration validity of motor vehicles with plate numbers. Ayan, tandaan mga karuba, with plate numbers ending 6, 7, 8, 9, and 0. Ayan. Unahin natin yung last number of plate number 6. Ibig sabihin, pag 6, June 2020, yun yung original na registration ng iyong motorcycle. So, ang registration ng motor mo extended siya hanggang October 31, 2020. Ibig sabihin, pwede pa yung registration ng motor mo kung ang ending niya ang plate number mo is 6 or June yung registration na nakarehistro. Extended siya hanggang October 31. Kaya lang, expired na pag ngayong December, may penalty na. Yan. Pangalawa, pag ang ending naman ng plate number mo, plate number ng iyong motorcycle is number 7, ibig sabihin ang nakarehistrong original na registration niya is month of July. Yeah. Extended pa rin siya hanggang October 31. Ganun din kapag ang ending ng plate number is 8, which is August, ang original na registration, extended din siya hanggang October 31. Nalaman niyo na mga karuba. So, pag ang ending ng plate number nyo is 6, 7, and 8, extended siya hanggang October 31. Pero kapag nagpa-register ka ngayong November at December, ibig sabihin may penalty na. Ayun lang, may penalty. Kaya swerte yung mga nakapagparehistro na hanggang October 31. Yeah, next is ang ending ng number of plate number 9. Yan. Ibig sabihin September yung original na nasa rehistro, kagaya ng rehistro ng aking NMAX, ng ating NMAX mga karuba. September yung original na nakarehistro sa papel niya, sa may ORCR niya. Valid naman siya hanggang December 31. So ngayon, today, December 29, hanggang ngayon lang sila open sa LTO Santiago City, sa may Sinsayon. Magpaparehistro na ako, mahirap na. Baka sitayin tayo kung sakali, machempon tayo ng LTO, ganun. Tapos pinara tayo, hindi pala nakarehistro yung motor natin. Magbabayad tayo ng malaki. Ayan. Mamaya pag-usapan natin kung magkano yung babayaran kapag hindi nakarehistro yung motor mo or sasakyan. Alright? Oh my goodness. So next is zero or ang alam ko dito September? Hindi. October. October ata to. Kapag zero. Tama. October. Ayan, zero. Kapag number ng iyong motorsiklo is zero, ibig sabihin, October ang kanyang original registration. Ayan, valid din siya hanggang December 31, mga karuba. Alam nyo na, mga karuba. So, kapag nagparehistro kayo ngayong December, okay lang siya, wala siyang penalty. Pero kapag next year na, may penalty na talaga. Ayan o, basahin natin yung nakasulat dito. Note, sabi, no penalty and surcharge for renewal transactions within ito? Registration schedule. Hindi ko basa eh. Napartakti taray ko eh. And no advance renewal. Ayan. Okay lang na hindi ka mag-advance na renewal. Pero ako,
advance renewal. Late renewal na nga eh, kumbaga sana eh. Pero pasalamat tayo sa LTO at in-extend nila yung registration validity hanggang December 31, 2020. Ayan. Nga pala sa pagpaparehistro, syempre basic lang naman pag magre-renew ka ng rehistro, Xerox copy lang ng OR tsaka CR, tapos yung authorization letter kung wala pa yung original na plaka niya. MB file number pa lang nakakalagay doon sa may authorization letter kapag wala pang original na plate number. Yan, dito na ako sa may Sinsayan, mga karuba. Tingin-tingin. Oops, yan. Kaliwa, kanan, meron, wala, meron. Yun o. Ayan mga karuba, nandito na tayo sa may LTO Santiago Extension Office. Update ko kayo mamaya kung magkano yung magagastos kapag nagparehistro ng motorsiklo. And ano yung mga kasama doon sa binayaran. Alright. Kita-kits tayo mamaya mga karuba. Yan, so mga karuba, mission test na yung kan, aking motor, and max, alright. So may LTO sa Santiago City. A few moments later. Alright mga karuba, tapos ko nang pina-emission yung aking motor. Ayan. Naantay ko na lang yung papel niya. Ito din. Kino yung picture ng pag-emission test tsaka yung ORCR. Ito ako sa Maykwan, LTO Santiago City. Update ko kayo mga karuba kung magkano yung nagastos ko sa pagpaparehistro ng aking motor. Kita-kits tayo mga karuba. So ayun na mga karuba, no, nakuha ko na yung rehistro ng aking motor. Pauwi na ako, balik kumain lang ako dyan sa may Rizal, Santiago City. Dito sa Rizal pala, dito pa lang ako eh. Bale, ang nagastos ko sa rehistro ng aking motor mga karuba is 1,450. Yan, 1,450 to be exact, yan. 350 sa may emission. Tapos yung 1-1, yun na yung rehistro, tsaka yung TPL nya, yung insurance. Alam nyo na mga karuba, kapag parehistro kayo ng inyong mga motor dito sa Santiago City, sa may LTO. Ayun mga karuba, at least alam nyo na, kapag nagparehistro kayo ng inyong mga motor, may idea na kayo kung magkano yung mga gastos nyo. Sa akin, 1,450. Sa aking NMAX. Ngayon naman, pag-usapan natin yung babayaran kapag nahuli na hindi nakarehistro yung motor mo. Meron akong reference dito na sinave ko sa cellphone ko. Sabi dito, kapag hindi daw nakarehistro yung motor mo, babayaran mo is 10,000 pesos, 'di ba? Ang mahal. Kaya sa mga parehas kong nagmamotor diyan, hangga't maaari, 'wag niyo binabyahi yung motor niyo nang hindi nakarehistro. Kasi apakamahal ng babayaran niyo kung sakaling mahuhuli kayo. Kumpara mo yung 10,000 sa 450 lang, 'di ba? Papaserox mo lang yung ORCR, magpapa-emission test lang. 1,450, antayin mo lang saglit, oh, nakarehistro na yung motor mo. Kesa naman magbayad ka ng 10,000 kapag nahuli ka, di ba? Mas mainam na yung na-sure ka kapag babiyahe ka na dapat nakarehistro yung motor mo. Oh, yun lang. Pangalawa, yung
about sa plaka naman, kapag binahe mo yung motor mo tapos walang plaka, ang babayaran mo karuba is 5,000, o diba 10,000, tapos 5,000 walang plaka, o diba lang ah 15,000 kaagad kamahal. Kaya nagparehistro na ako ngayon ng aking motor eh. December 29 last na open yung office ng LTO dyan sa May Santiago. Yung about sa plaka din, kapag hindi mo nilagay yung stickers, yung sticker ng rehistro nya, may bayad din. Kasama na yun natin sa may yung hindi paglagay ng plaka, hindi rin paglagay ng sticker, 5,000 din ata yung pagkakalam ko dito sa nabasa ko. Ayun, shoutout nga pala sa nakilala ko sa LTO Santiago kanina, kay Boss Joshua Valdez, na nakasabayan kong magparehistro. Pagkatapos naman mag-usap, syempre binigyan ko siya ng sticker at sinabi ko mag-subscribe siya sa aking YouTube channel. Ayan, alright, o, diba? Dagdag na naman ng subscriber. Maraming salamat sa'yo, boss. Shout out sa'yo. Next time naman siguro, pag-usapan natin yung about sa modification ng mga motor, ano? Kasi may nabasa din ako na article about dun eh, sa modification ng motor. May violation din pala yun. Ayun na mga karuba, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama sa aking motovlog about sa rehistro ng motor. Maraming salamat sa palaging panonood ng aking mga videos, mga kanta at kung ano-ano pa sa YouTube channel ko. Ayun lang mga karuba, pabalik na ako ng Ramon. Ride safe always. And manalangin tayo na sana mawala na yung virus na dinaranas ng ating bansa. So this is your Karuba Mac na nagsasabing love your Karuba. Woy!